vlog, welcome back to my guys, it's my mayor Ian Yonfar, and welcome to my channel. So, nakikita nyo naman na sa thumbnail at nakikita nyo na dito sa ating title kung ano, or tungkol saan tong vlog na to. So, this vlog is all about how to survive modular learning setup. So, without further ado, let's get into the video. So first on the list is take it easy. Ano na ulit yung pangalan mo? Ay, Gani. Okay, hanapin natin. Ay, ito na yung modules mo. Na may modules ako, kailangan ito matapos. Let's go. So, huwag kang mag-stress pagkatanggap mo ng module. Huwag mong isipin na agad na may module ka, ganito kailangan ko matapos agad. Kasi, mostly naman, yung mga modules natin is 2 weeks to 3 weeks bago nila kinokolekta, bago ang submission ng mga modules. So, take it easy, pwede kang mag-rest. Pero, dapat alam mo yung priorities mo at dapat yung mga ginagawa mo din is yung parang connected din dun sa module mo habang nag-rest ka. Next on our list is don't rush, don't chill. Huwag kang mag-rush. Pero huwag ka lang mag-chill. Hindi yung kung kailan pasahan na saka ka magpo-post po sa FB na grabe yung mga teachers mo, grabe yung pero ang ginawa mo lang buong week ay mag-FB at mag-Twitter, mag-Instagram, mag-YouTube at mag-TikTok. Next is time management. Super important itong time management kasi alam mo dapat kung ano yung kailangan mong gawin at alam mo din dapat kung kailan ka hihinto, alam mo dapat kung kailan ka gagawa, alam mo dapat kung kailan ka magre-rest. So, sa kaso ko kasi, or sa akin, every kunwari gumawa ako ng module ngayon, kinabukasan hindi mo na ako gagawa, tapos the next day hindi mo na hindi ako gumawa, or basta sa one day makatapos ako ng isang module, okay na yon kasi 2 weeks naman yung pasahan, di ba? Tapos every gabi ako gumagawa kasi feeling ko mas okay pag gabi gumawa kasi tahimik, kakapag-focus ka. But next naman is set strategy. Gumawa ka ng sarili mong strategy kung paano mo matatapos ang module nang hindi ka na-stress at okay dun sa schedule mo. So, tulad nga ng sabi ko kanina, yung paggawa ko ng module is gumagawa ko ngayon, tapos kinabukasan or sa isang araw hindi ako gumagawa. So, ibig sabihin, pag nakagawa ko ngayong araw ng 2 module, binibigyan ko yung sarili ko ng time para hindi gumawa ng module for 2 days or for 3 days, ganun. Basta ma-fulfill ko na maging productive ako dun sa isang araw at babawi naman ako ng rest dun sa mga susunod pang araw. So, hindi dire-diretso yung paggagawa ko. Nagre-rest din ako kasi kailangan din ng utak natin mag-rest. Diyos ko, hindi talaga hindi makakayanin pag sunod-sunod dyan at lalo na pag nag-rush ka. Hi! Lalo na dito sa kapatid ko, naka-modular learning setup din yung kapatid ko. So, kinder, tapos modular, di ba? Ang hirap. Pero, ganun yung ginagawa ko sa kanya. Tinuturuan ko siya for today, tapos the next day, 3 days, mas madami yung rest niya kasi sobrang short-tempered niya pag natuturuan. Tsaka, hindi ganun kalawak pa yung pag-unawa nila. Kaya, kailangan talagang tiisin or short time lang talaga yung pagtuturo sa kanila. Pero at least dun sa short time na yun, may napupulot silang aral. So the next one is be ready. Kailangan maging handa ka sa dun sa week, dun sa buong week. For example, bago magbigayan ng module or bago mag-disseminate ng module is dapat handa na yung mga school supplies na gagamitin mo. Like, ang pinaka-importante ngayon is the yellow pad, especially sa senior high. And, of course, ball pen, lapis, dapat kompleto na yan. So, dun sa Saturday and Sunday, dapat nakompleto mo na yung mga gagamitin mo. At, kasi sobrang hirap na habang gumagawa ka, naubusan ka ng supplies mo.
na nakafocus ka na, tapos biglang naubusan ka ng ganito, hihinto ka, makawalan ka ng gaano niyan. So dapat pag gumagawa ka, nakaready na lahat sa harap mo yung mga kinakailangan mo para hindi mo na kailangang awalan ng interest dun sa ginagawa mo pag naubusan ka ng mga gamit. Next one is learn to ask. Matuto kang magtanong sa mga teachers natin, magtanong sa mga classmate na nakakaalam, at huwag kang mahiya sa mga teachers kasi trabaho nila yan na sumagot sa mga queries natin about sa module, kasi alam nating mahirap yung setup ngayon kasi self-learning lang talaga yung nangyayari, at module na binibigay nila hindi talaga natin naiintindihan lahat. So learn to ask your teachers, your subject teachers, your advisors, ganun, humingi ka ng tanong, advice, and anything kasi trabaho nila yan. At shout out din pala sa mga teachers ng senior high school sa Itaves National High School. Ayun, sobrang cooperative nila. At talagang pag may tinanong ka, talagang sumasagot sila at ini-explain nila sa'yo through chats, ganun. Yung taas sa mga classmates mo na alam mong nakakaalam, huwag kang mahiyang humingi ng tulong kasi pare-pareho lang kayo ng naranasan. At talagang ngayon, sa panahon ngayon, tulungan lang talaga. So, yung strategy para dito is, bago pa man nagsimula tong modular learning setup natin, gumawa ko ng GC namin magkakaibigan. So, Team Studios yung pangalan ng GC. Tapos, doon, talaga nagtutulungan kami na kung wala ka yung pang-search, ganito, pag mag-e-edit ng video, andito lang ako, ganun. Pag ano, may papa-edit kayo, ganun, okay lang. Tapos, meron din sa mga FB page, meron din tayong mga FB page ng mga iba't ibang subjects. Ayun, pwede kayong sumali sa mga ganong page sa Facebook. Tapos, meron din yung mga GCs, tulungan sa practical research na GC, tulungan sa gantong subject na GC, first strand na GC, ayun, marami yan. Sumali kayo sa mga yon kasi malaking tulong din yung mga hindi mo kakilalang tao. Talagang malalaman mo doon kung ano yung mga struggles nila. At malay mo, alam mo yung mga struggles nila. At malay mo din na alam nila yung mga struggles mo. At doon makipagtulungan kayo. Don't stress yourself. Huwag mong hayaan na huminto ka lang doon sa particular activities, doon sa specific activities na yon. Huwag mong hayaan na huminto ka lang dun sa particular na subject na yon. Pag hindi mo na alam yung activities, skip mo muna yon, tapos gawin mo na lang on the other day. Pwedeng ganun. Or di kaya pag nawalan ka na ng gana, nasimulan mo tong subject na to, tapos nawalan ka ng gana dun sa subject na yon, pwedeng magbukas ka na ulit ng panibagong modules na mas madali dun sa subject na yon. Mostly, iniuna ko yung talagang alam mo dun ka magaling na subject. Kung alam mong dun yung kalakasan mong subject, yun yung unahin mo. Tapos yung mga hindi mo na masyadong gets na subject, yun yung mga ihuli mo. Tapos tulad yung sabi ko sa kanina, malay mo dun sa kalakasan mong subject, may mga klasik ang kahinaan din nila yon. Pwede mo silang tulungan, not the way na ipakopya mo yung sagot mo, pero pwedeng nawang pagbasihan lang or pag-explain sa kanila. Tapos malay mo dun sa kahinaan mong subject, kalakasan din nila yon. So pwede kayong magtulungan sa paraang ganun. Prioritize modules, but prioritize your mental health also. So, oo, i-priority mo yung module mo, pero dapat i-consider mo din yung utak mo. Napapagod yan, tao ka lang, hindi ka robot. At walang masamang mag-rest kung alam mo sa sarili mo na naging productive ka sa araw na yon. Walang masamang magpahinga kung alam mo sa araw na yon ay deserve mong magpahinga at naging productive ka dun sa week na yon. Ganun. Avoid cramming as much as possible. Avoid cramming. Huwag mong hayaan na matambakan ka ng modules kasi yun nga, sabi ng ibang teachers, okay lang na maiwan yung ibang modules kung hindi mo alam or hindi mo pa natatapos, okay lang maiwan. Pero as much as possible, huwag kang mag-iiwan ng mga module for the past week at hayaan mong maipon, that's a big no.
kasi hindi yan makakatulong sa'yo. Mas lalo ka lang may stress, as much as possible, matapos mo yung specific module sa specific week na binigay. Kasi, pag natambakan na ng tabakan, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Ako, personally, nag-skip ako ng mga activities kung hindi ko na talaga kaya or ano, kung talagang pagod na ako. Nag-skip ako ng activities at maiintindihan niya ng mga teachers natin na hindi natin kayang gawin lahat ng activities at pwede silang mag-take consider doon or bigyan kanila ng another set of activities kasi ganun yung nangyari. Nag-skip ng activities. So, syempre, expected, medyo mababa yung grades na yon. So, para hindi bumaba yung grades na yon, bibigyan ka nila ng another activity na kung saan pwedeng yun yung kapalit mong activities na in-skip mo and para hindi tuloy ang bumaba yung grades mo. Next one is avoid procrastination. So, huwag kang maging tamad sa paggawa ng module kasi future mo lang din naman yung nakasalalay dyan at sana maging interesado ka sa mga subjects kasi sa strand na yan na pinasok mo naman at ginusto mo naman din at pinanindigan mo naman din hanggang ngayon kasi grade 12 na ako so pinanindigan nyo na lang din so huwag ka na maging tamad din sa mga subjects mo kasi dapat maging interesado ka sa mga subjects mo kasi for the future connected din dyan yung magiging course mo sa college at syempre magiging trabaho mo sa future so huwag ka maging tamad sa future mababayaran lang din lahat ng paghihirap mo ngayon last but not the least huwag kang humingi ng sagot kung ang my day mo ay pa-chill-chill ka lang. Huwag kang humingi ng sagot kung ang my day mo ay puro TikTok lang at hindi ka lang din naman naging productive at alam mo sa sarili mo na wala ka talagang ginawa for the whole week tapos ngayon hingin mo yung buong sagot. Like, duh. Pero, may mga ganito ka na pagbukal naman sa loob nung nabibigay ng sagot, okay lang. Pero huwag mong pilitin na to the point na kinukulit mo na sila, ganun. Huwag naman ganun. Pero pag bukal na sinend sa'yo yung lahat ng sagot, okay lang. Pero huwag mong pilitin ha. Kasi may mga ganito na may di nila inuman, may di nila chill lang, may di nila kung saan-saan sila gumagala. Tapos, at the end of the day, pagpasahan na, ayun, magra-rush sila tapos mandadamay pa ng ibang tao. So that's all for our vlog for today. Sobrang tagal nating nawala dito sa YouTube at hindi naman sobrang tagal. 2 months yata kasi last upload natin yung New Year, di ba? So don't forget to like, subscribe, and click the notification bell and I claim it law of attraction. Claim it dahil sana yung nanonood ng video na to ay maging successful sa future, makapasa sa lahat ng exam at sana malagpasan lahat ng struggles regarding sa module at kaya natin to, we can survive because we are ano daw. So yun, gusto ko lang bago matapos tong vlog na to, gusto ko lang magpasalamat sa mga nanood at gusto kong magpasalamat sa mga nakasubscribe at nakahit ang notification bell. God bless us all. At saka kay David Sarita, visit also yung channel ni David Sarita. Ayan, lalagay ko sa description box yung link niya. And then, ayun, salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta. So, bye-bye. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell. At any suggestion, comment down below. So, it's your mayor, it's my mayor, Yanny Alfaro. Bye-bye.